back to my channel, Mayan's Kitchen. So today's video, we're going to cook Pinoy recipe called the Retang Baboy. So guys, here are the ingredients to cook the Pinoy recipe called the Retang Baboy. Guys, umpisa na natin ang ating pagluluto. So, una, lalagyan po natin ito ng mantika. Ipapan-fry po natin ang carrots at saka patatas. Ayan. Hihintayin lamang po natin uminit ang ating kawali. Saka natin ilalagay ang ating carrot. Hihintayin lang po natin siyang mag-brown. O kaya naman ay light brown. Guys, balik-balik na rin lamang po natin ang ating carrots. Ayan. Para pantay lang po yung luto niya. Kunting luto pa. Ayan guys, mukhang okay na ang ating carrots. Lilipat lang po natin siya sa malinis na pinggan or bone. Lagyan po natin ng kitchen towel or tissue yung ating paglilipatan ng carrots para po masala po yung mga mantika na ginamit natin pag-fry sa kanila. Tapos po, isusunod na natin ipa-fry yung ating potato. Ayan.
hahayaan lamang natin siya hanggang maging maluto siya at maging light brown din siya. Natin lang siya ang siyamatin. Guys, tapatin naman natin siya ngayon. Gusto ko talaga ang amoy ng patatas kapag pinipito mo siya. Kabang. Nakakagutom siya. Nalakas lang natin ang puti yung ato, guys. Masyadong mahina. And guys, paluto na ang ating patatas. So, lalagyan na rin natin siya sa ating malinis na bowl na may tissue.
siya, guys. Kayo naman ay ating pan frying. Gigisa natin ang ating sibuyas. Kain na po natin maluto yung ating sibuyas. Pwede na natin isabay ang ating bawang. Layo nang bumango ang amoy, pinagsamang sibuyas at bawang. Yan, tayin lamang po natin silang maluto. Tayin natin mag light brown. Pwede na rin po natin ilagay ang ating tomato. Pagpan po natin para mas madaling maluto ang ating kamatis. So guys, tingnan na natin ang ating kamatis. Pwede na natin ilagay ang ating carne. Guys, lagyan na natin siya ng black pepper. Depende sa inyo guys kung gano'ng kadami ang nilalagay yung black pepper. Ako po kasi, ano, susunod ko talaga yung black pepper. Ayan. Tapos, lagyan natin guys. Thank you.
pa muna natin siya, guys. Guys, tingnan natin ang ating hindi pa guys, pagpanta natin ng isa pang beses ka talagang wala ng kulay pinkish yung ating karne, then pwede na natin ilagay ang ating tomato sauce. Ngayon, lalagay na po natin ang ating tomato sauce. Ayan, tama na siguro yan. Tagdagan na lang natin pagpulat. Ibigay na po natin lahat. Ayan. Wait lang natin kumulo ng konti guys. Tapos, lalagyan na po natin siya ng tubig. Ayan, pwede na. Lagyan na natin siya ng tubig. Tapos, hahayaan lang po natin yung kumulo. Pakuluin lang po natin ang pakaluin hanggang lumambot po ang ating karne. So, tatakpan muna po natin siya. Ayan. Siguro mga 10 to 15 minutes or 20 minutes. Babalikan po natin ang ating baboy. Guys, haluin lang natin ng konti. Makulo na lang gusto ang ating karne. Ayan. Panulit natin guys. Ayan guys, buksan natin. Katihalo natin ng konti. Tingnan natin kung ang karne ay malambot na. Ayan,
medyo matigas pa siya, guys. So, kailangan pa natin kalambutin ng konti. Yan, guys. Tingnan natin siya ulit. Ilalagay na natin, guys, yung ating Reno. Haluin lang natin ang haluin, guys, para mag-well corporate po yung ating Reno. Guys, hayaan muna natin kumulo, guys. Yan, guys. Pagkalagay natin ang ating Reno, hayaan muna natin kumulo pa siya ng mga about 10 minutes. Para kumapit na gusto yung ating lasa sa ating niluluto. Ayan, guys. Timplahan na natin siya. Lagay po tayo ng konti ng singka. Hindi na po natin ilagay ang ating bell pepper. Green pepper and red pepper. Ayan, guys. Pakuluan lang natin ng konti pa. Pwede na natin lagay yung ating carrots. Lagay na rin natin ang ating patatas. So guys, yung sabaw niya po, yung sauce niya, eh kayo na po ang bahala kung gaano paraming sauce yung gusto niyong matira. Kasi ako po, ayoko naman po yung masyadong dry siya. So, yung mga ganito, katamtaman lang po siya. Yan. Tapos, titikman natin, guys, kung tama lang ba ang kanyang lasa.
rice. Dali naman ko natin. Lagyan po siya natin ng konting asukal lang. Para meron siyang asim na konting alat, may sweetness. Ayan. Pakuluin lang natin ng konti pa para humalo ng gusto yung ating nilagay na asukal. At maya maya ay pwede na po itong ating kalderetang baboy. Ayan guys, tuto na siya. Pwede na natin siyang ilipat sa malinis na pinggan. Lalagay po natin siya sa isang pinggan.